Isa sa mga gwapong aktor si Tom Rodriguez sa showbiz na na-link sa mga magagandang mga babae. Gayunpaman, na-intriga din ang kanyang tunay na kasarian na may mga nag-ugnay sa kanya sa mga kapwa niya lalaki. The Philippine Showbiz List presents mga babae at lalaking na-link kay Tom Rodriguez. Princess Manzon. Hindi kaila sa publiko ang pinagsamahan ng Princess at Tom na unang nasilayan bilang mga housemates sa Pinoy Big Brother Double Up noong 2009. Isa sila sa nagbigay ng kilig at buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Ang kanilang nabuong romance ay tumulay hanggang sa outside world. Sa mga panayam noon, bagamat walang direktang paglilinaw sa tunay na estado ng kanilang relasyon, marami ang naniniwalang naging magkasintahan ang dalawa, lalo pa at bukas sila sa pagsasabi kung gaano ka-espesyal para sa kanila ang isa't isa. Ayon kay Tom, ayaw niyang lagyan ng label ang kung anumang namagitan sa kanila ni Princess, pero inamin niyang nililigawan niya ito at sinabing may natatanging papel ito sa kanyang buhay. Anya, girlfriend material si Princess hindi lang dahil sa kanyang pagiging maalalahanin, kundi dahil sa pagiging totoo at tapat nito sa kanyang sarili. Nariyan din ang pagtatanggol niya kay Princess sa akusasyong mataray ito. Sinabi ni Tom na wala itong katotohanan at kung kaibigan mo siya, ipagtatanggol ka niya at ito anya ang pinakasweet na tao. Katulad ni Tom, hayagan din si Princess sa pagsasabing boyfriend material si Tom. Talagang mabait at napakasweet nga raw nito at nakikita niya na isang mabuting tao. Ganun pa man, kahit may mutual understanding, ayaw na nilang lagyan pa ito ng label. Sulen Yusuf. Nang magkasama sa pelikulang Temptation Island, pumutok naman ang espekulasyong nililigawan ni Tom si Sulen. Pero ang pag-uugnay sa kanila ay agad na pinabulaanan ni Sulen. Inamin niya na close sila dahil sa parehong artist kung saan may pagkakataong nagpapalitan minsan sila ng text o tweet. Hindi ikinailan ni Sulen na si Tom ang isa sa tipo niyang lalaki na bukod sa mabait at madaling kasama ay gwapo pa. Pero binigyang diin niya na talagang magkaibigan lamang sila. Alam umano ni Sulen na may babaeng nagpapasaya sa puso ni Tom kung saan ay tinutukoy nito si Princess. Kayla Rivera. Umabot sa isa't kalahating taon ang relasyon ni Tom sa Canadian-Filipina-Romanian singer and actress na si Kayla Rivera matapos na maghiwalay noong April 2014. Kasabay nito ang bulong-bulungang si Tom ang nag-initiate ng breakup. Bagamat walang direktang sagot ukol dito, ayon kay Tom sa lahat ng breakup, kahit na may nag-initiate o wala, ang isang relasyon ay palaging dalawang tao ang involved. Hindi daw siya nagkulang sa paggawa ng mga hakbang para mapanatili ito, kaya't wala siyang regrets at tinanggap niya na ang mga bagay ay hindi palaging nagiging ayon sa plano kahit na anong gawin mo. Sa hiwalayan pumasok naman sa eksena ang pangalan ni Carla Abiliana na noon ay ka-love team ni Tom. Nilinaw ni Tom na walang katotohanan ang mga akusasyong nag-overlap ang relasyon nila ni Kayla at ang balitang may relasyon siya kay Carla. Ipinagdiinan ni Tom na tapat siya sa kanyang mga pahayag at walang ibang tao o relasyon na nakasagabal sa kanyang mga personal na koneksyon. Samantala sa panig naman ni Kayla sa isang panayam, tumanggi siya na sabihin ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay dahil ito ay para raw sa kanilang dalawa na lamang. Inamin din niya na sobrang nasaktan siya sa nangyaring hiwalayan at sinabing si Tom ang kanyang first boyfriend and first heartbreak. Pinakilala na nga raw niya ito sa kanyang buong pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Kayla, naniniwala siya na everything happens for a reason. Nang matanong kung malaking factor sa pagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon ang bigla ang pagsikat ni Tom, sinabi ni Kayla na hindi siya sigurado pero naniniwala siya na mahalagang paghiwalayin ang career at personal na buhay. Tikom din ang bibig niya sa paglilink kay Tom kay Carla. Sa huli, ipinagdiinan ni Kayla na kung talagang para sa isa't isa ang dalawang tao, magtatagumpay ang kanilang relasyon. Natanggap niya na maaaring hindi nga sila magkatuluyan ni Tom at may mga bagay na hindi talaga nakatakda. Lahat naman daw ng paraan ay ginawa nila upang mapanatili ang kanilang pagmamahal sa kabila ng sobrang pagiging abala ni Tom sa maraming commitments noon. Inamin din niya na wala na silang communications ni Tom after the breakup. Megan Young.
Ang pagpapares kina Tom at Megan sa 2015 remake ng Marimar ay pinagmula ng katanungang baka sila ay magkamabutihan, lalo pa sa taglay nilang on-screen chemistry. Nang panahong iyon ay pare-pareho pa silang hindi umaamin sa tunay na estado ng kanilang relasyon, si Megan kay Michael Daez at Tom naman kay Carla, kaya naman patuloy ang pag-uugnay sa kanila habang umiere ang programa. Sa tanong kay Tom kung sagabal ba sa posibilidad na magka-developan sila ni Megan ang pagkakaroon nila ng special someone, anya, walang dahilan para mag-alala pagdating doon. Samantala, inilarawan ni Megan si Tom bilang attractive, good-looking guy, pero itinanggi niya ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng romance sa kanilang dalawa. Ayon kay Megan, noon pa man daw ay sinusubukan na niyang paghiwalayin ang kanyang professional at personal na buhay. Sa huli, binigyang diin ng dalawa ang kanilang working relationship. Carla Abellana. Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng relasyon ni Tom sa piling ni Carla. Pinagsama ang dalawa sa ilang mga proyekto ng GMA at doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan mula sa mga eksena sa pelikula at telebisyon hanggang sa naging totoo. Taong 2014 nang aminin ni Tom na nililigawan niya si Carla matapos ang una nilang pinagsamahang teleserye na My Husband's Lover. Walang duda na isa ang pagmamahalan ng dalawa sa sinubok na ng panahon dahil sa tatag at tibay na nauwi nga sa pag-iisang dibdib matapos ang 7 taong pagiging magkasintahan noong October 23, 2021. Ngunit ang inaakalang umpisa ng kanilang fairy tale love story na magtatapos sa happy ending ay agad na bahira ng kontrobersya. Noong January 2022, nagulat ang publiko nang mapabalita ang kanilang breakup o 3 buwan lamang mula nang ikasal sila. Sa ngayon ay officially divorced na ang dalawa at sa kabila ng mapait na nakaraan, bukas sila sa pagsasabing handa silang harapin ang isa't isa anumang oras na sila ay magkasalubong o magkita, lalo na't nasa iisang bakuran lang sila ng GMA 7. Lovey Po. Hindi kailangan ng samahang nabuo sa pagitan ni Tom at Lovey. Ang dalawa ay nagkasama na ng maraming beses sa mga proyekto sa big screen at telebisyon. At sa pagiging leading lady ni Lovey rito, bagamat sa isang relasyon ng mga panahong iyon, si Tom ay hindi pa din maiwasang iugnay siya rito na dahilan kung bakit siya makatanggap ng puna mula sa naghahanga ng aktor. Pero ang hindi magandang komento tungkol kay Lovey ay hindi pinalampas ni Tom. Katunayan sa isang Instagram post nang ipromote ni Tom ang guest appearance ni Lovey para sa episode ng Dear Oge, may nyari silang nagsabing ayaw niya si Lovey dahil halata raw na may gusto ito kay Tom. Mas gusto raw nito na ipareha siya kay Carla. Sumagot si Tom at nakiusap sa netizen na huwag i-bash si Lovey. Sinabi niyang magkakaibigan silang lahat at ginagawa lamang ang kanilang trabaho. At sa kasagsagan ng hiwalayan ni na Carla at Tom noong 2022, bagamat na sa isang relasyon si Lovey sa pili ng Hollywood producer na si Montgomery Blanco, hindi mapigilang idawit ang pangalan niya. Ngunit agad ay itinanggi ito ng company Lovey sa pamamagitan ng talent manager niya na si Leo Dominguez. Sinabi nito na walang katotohanan ang mga akusasyon at itinuturing lamang si Lovey na biktima ng fake news. Binanggit din na magkaibigan sila ni Tom at Carla, at hindi kailanman makikialam si Lovey sa relasyon ng mga kaibigan. Kelly Day. Sa kasagsagan ng hiwalayan ni Tom at Carla, isa ang pangalan ni Kelly Day sa itinurong third party. Nagkatrabaho si Tom at Kelly Day sa The World Between Us. Pero ang pagdadawit sa kanya sa hiwalayan ng mag-asawa ay makailang beses na pinabulaanan ni Kelly. Anya, palaisipan sa kanya kung saan nag-ugat ang isyong siya ang dahilan ng problema sa pagsasama ni Tom at Carla. Paliwanag ni Kelly, hindi naman daw sila naging close ni Tom at nabanggit na first time niyang ma-meet si Carla sa kasal nito. Sinabi ni Kelly na nag-reach out naman daw si Tom sa kanya dahil sa issue at tiniyak na wala siyang kinalaman. Dennis Trillo. Sa kabila ng pagkakaroon ng girlfriends at mga babaeng iniuugnay sa kanya, hindi nakatakas si Tom sa pagkikwestiyon ng kanyang tunay na sexualidad. Katunayan, isa sa mga lalaking na link sa kanya ay ang kanyang kapwa-kapuso actor si Dennis Trillo. Nagsimula ito nang magsama sila sa My Husband's Lover noong 2013. Sobrang tinangkilik ng mga manonood ang programa na may mga intimate scenes kung saan ay gumanap sina Tom at Dennis bilang gay lovers. Gayunpaman, hindi takot si Tom na dahil convincing ang acting niya bilang si Vincent ay pagdudahan siya na bading nga siya. Katunayan, mas may takot daw siya na mapintasan ang acting niya bilang bading kaysa mapagdudahang isang bading. Clint Bondad. Ang haka-hakang bading umano si Tom ay muling pumotok matapos silang maghiwalay ni Carla.
At sa isang panayam sa kanya noong 2022, diretsahan sinagot ni Tom ang mga paratang patungkol sa kanyang sexual preference. Ayon kay Tom, hindi siya naaapektuhan kung tinatawag siyang bakla dahil marami siyang kilalang miyembro ng LGBTQ+ community na medyo turing niyang best people. Makailang beses na rin narinig ni Tom ang mga paratang tungkol sa kanyang kasarian at ilang beses man daw niyang sagutin ito ay may mga taong hindi pa rin naniniwala sa kanya. Gayunpaman sa kabila ng paglilinaw, sadyang hindi pa din mamatay-matay ang gay rumors tungkol sa kanya kung saan isa sa iniugnay sa kanya ay ang model na si Clint Bondad. Noong May 2024, naintriga ang ilang mapagmasidan netizens dahil napansin nilang isa na lang ang binafollow ni Clint sa Instagram, si Tom lamang. Nakafollow rin si Tom kay Clint. Takang-taka rin ng ibang netizens kung bakit iisa lamang ang binafollow ni Clint at humilit ang mga ito na malakatriona ang peg. Nung magkasintahan pa kasi sina Clint at Catriona, ay tanging si Catriona lamang ang kanyang pina-follow. Kaya pala isipan tuloy ang tunay na koneksyon sa pagitan ni na Clint at Tom. Lalo pa na na-link noon si Clint sa Thai trans woman billionaire at Miss Universe organization owner na si Jacapong Ann Jacrajutatip. Foreigner Girlfriend. Kasabay na pagbabalik bansa ni Tom noong January 2024 matapos ang 2 taong pananatili sa Amerika, inamin niyang may bago na nagpapatibok na kanyang puso at naka-move on na siya habang nasa Amerika. Paglilinaw ni Tom, fully healed na siya na makilala niya ang babaeng nagpapasaya sa kanya ngayon. Inayos daw muna niya kanyang sarili at nung handa na siya, dumating naman ang pag-ibig sa tamang panahon. Sa puntong yun, akala niya raw talaga ay hindi na siya iibig pang muli. At kamakailan lang, masayang inanunsyo ni Tom na siya ay isa ng ama sa 4-month-old baby nila na si Corbin na kanyang non-showbiz foreigner girlfriend na naging kasama niya na for the past 2 years. Nang matanong si Tom kung kailan niya balang ipakilala sa publiko ang bagong nagpapasaya sa kanyang puso, anya, nais muna niyang limitahan ang pag-share tungkol sa kanyang personal life, particular na sa pagkakilanlan ng babaeng nagpapaligaya ngayon sa kanya.